open our web browser. Then, enter natin yung URL ng Home Assistance. So, ito yung usual niya, no? As you can see, meron na akong configuration before. Sunod natin gagawin ay i-click yung settings. Ito yung makikita natin sa loob. Click natin yung devices and services. Then scroll down tayo. Makikita natin na meron ng setup ako na zone of Zigbee. Ito yung USB dongle natin. Gamit natin siya as gateway. Scroll down again. Then back. So makikita nyo, currently, isang device pa lang ang nakalagay dito. So ito yung zone of Zigbee USB dongle. Click add integration. Click add Zigbee device. And immediately, magsisearch siya ng device. Make sure naka-on yung ating zone-off smart switch. Kung makita niya na, pwede na tayong bumalik. Click back. Then scroll down uli. Sa ngayon, dalawang devices na ang nakikita niya. Click to verify, nag-appear na yung zone of Zigbee Mini L. Subukan nating i-click para mapaglaruan. Yung smart switch natin, pwede natin siyang i-toggle virtually using these controls. Sa kanan na bahagi, makikita natin yung logbook para magbigay ng detalyadong impormasyon patungkol dito sa ating entity. Then back ulit tayo. So ngayon, pwede na tayo magbago o magdagdag ng automation gamit ang ating smart switch. At sa nakaraang demo ko sa video, makikita ang aktwal na pagsindi ng ilaw nung ako'y pumasok na sa detection zones ng aking IP camera. So, ito ngayon ang mga configurations niya. Then, pwede natin i-click yung run. Ngayon, kopyahin muna natin ang URL ng Home Assistant para malaman kung paano natin ma-identify ang entity ng smart switch. Balik tayo sa developer tools. Then, click states. Type, zone off. Para ma-identify natin kung ano-ano ang mga entities ng ating smart switch. Ngayon, tayo ay magsisimulate. Right now, nakikita nyo, nagbabago yung state niya from on to off. On to off. Then, let's run again. So, kung mapapansin nyo, merong mga 3 seconds na interval ang on and off niya o yung pag-toggle niya between on and off. Paano ko ba pinrogram ito? Using Fryget Events and MQTT.
Usisiin muna natin yung program na nilagay ko. Using YAML code, pag nagkaroon ng events mula sa Frigate na add-on, ito ay kung may na-detect na tao sa range ng IP camera, magiging active ang ating automation. Ito yung mga programming niya. Remember yung mga zone of entities na nadagdag? So pag program natin, choose entity ang pipiliin natin. At piliin natin yung zone of CB mini L switch na entity.